10 artista na may bad attitude. Number 10, Marian Rivera Dantes. Ang GMA 7 Primetime Queen ay lumabas sa artikulong Inquirer Bandera kung saan inireklamo umano siya ng mga kasama niya sa set sa Supermom. Alis sa artikulo kapag wala ang actress sa mood, ay bigla lamang itong magpapack up sa taping tuwing bad trip daw ang actress. Kung anuman ang dahilan ay bigla-bigla itong magpapack up. Tila hindi niya iniisip na ginagastusan ng malaki ang kanyang taping. Ayon pa sa artikulo ay hindi na nagbago si Marian dahil ang work etiquette nito ay matagal nang inireklamo sa kanya. Pinagtanggol naman si Marian ng kanyang asawang si Dingdong Dantes. Number 9, Alice Dixon. Si Alice na mismo ang umamin na siya ay primadonna at unprofessional noong kabataan niya. Matatandaan na noong kabataan nila ni Dina Bunili at Alice Dixon ay nagkasama sila sa isang taping na minsan nag-away itong dalawa dahil ayaw ng isa't isa sa set. Inamin pa nga ni Alice Dixon nitong kamakailan lang sa interview niya sa Tonight with Boy Abunda na napaka-unprofessional daw niya nung kabataan niya kaya she lost a lot of her work. Ngunit tila nadala pa din ni Alice ang ganitong pag-uugali sa kanyang comeback serye sa ABS-CBN na Ngayon at Kailanman. Ayon sa artikulo ay may problema ang mga staff sa attitude ni Alice. Marami umano ang hindi natutuwa sa kinikilos niya sa set sa serye. Gayunpaman, ang actress ay nanatiling icon for age this beauty. Number 8, Erich Gonzalez. Si Erich ang original cast sa Love Thy Woman. Ngunit siya ay nag-resign lumabas sa pahayag na feeling superstar daw itong actress at balak daw baguhin ang script ng serye. Overacting daw ang feeling diva ni Erich kaya nga walang nalungkot nung siya ay mag-resign dahil umpisa pa lamang ng taping ay nagmamaldita na siya sa script. Hindi umano pinilit si Erich dahil tuwing may taping naman pinaghihintay nito ang mga veteran stars na kasama nila. Tuwing call time daw ng 7 AM ay dumarating ito ng 9:30 AM at minsan ay nananalangin pa itong umulan para maudlot ang taping. Bukod pa ron ay gusto niyang solo lang siya sa tent. Si Yang Concepcion naman ang pumalit sa role ni Erich sa Love Thy Woman at bukas naman ang mga pahayag nila para magpaliwanag si Erich ngunit nanatili itong tahimik. Number 7, Christine Reyes. Si Christine Reyes na mismo ang umamin na siya ay binansagang walkout queen sa mga interviews nito at presscon. Ito ay dala ng kanyang immaturity. Sinabi ng actress na siya ay mabilis na madala ng kanyang emosyon kaya siya nakakagawa ng mga bagay na hindi niya gaano napag-iisipan. Naging mainit din noon ang biglaang paglisan ni Miss Vivian Velez sa teleserye na Tubig at Langis dahil sa rude attitude ni Christine Reyes. Nagpaliwanag na si Christine Reyes at sinabing misunderstanding lamang ang nangyaring inkwentro sa taping. Number 6, Si Yan Lim. Nagsisimula pa lamang ang aktor ay sari-sari na ang upasasyon na unprofessional ito. Isa sa pinaka-controversial na issue ay noong siya ay nag-guesting sa fiestang Chinoy Albay. Dito sinabi ng Governor Jose Salceda na walang kapatawaran ang ginawang pang-iinsulto at panghihiya ni Si Yan Lim sa mga staff ng Albay. Ayon sa Governor ay nasayang lamang ang 350,000 na binayad sa aktor dahil dismaya lamang ang mga albayinyo dito. Number 5, Maricel Soriano. Si Maricel Soriano ang original cast bilang ina ni Gerald Anderson sa serye na Bukas na lang kita mamahalin. Ngunit unang araw pa lamang ang kanilang taping ay hindi na niya makontrol ang kanyang galit nang may makalimutang linya si Gerald. Nagsisigaw ang Diamond Star sa set dahilan upang mapahiya at umiyak ang kapamilya actor. Matapos nito ay nag-walkout na si Maria at pinanindigan ng ABS-CBN na professional si Gerald. Sinabi rin ng kapamilya network at mga kaibigan ni Maricel na mas makakainam sa Diamond Star kung siya ay sasailalim sa anger management session. Number 4 and 3, James Reid at Nadine Lustre.
nagpahayag ng pagkadismaya ang concert producer ng Always Jardin US Tour 2017. Ayon sa concert producer na si Ellen Crisostomo, si Dinami Dami ng nakatrabaho niyang artista abroad ay ngayon lang siya nakaranas ng kakaibang pagtrato ng attitude problem ng Jardin. Pagdating pa lang ng love team sa hotel, nakita niya si James. Sinabihan niya ito na may pagkain sa conference room noong siya ay nagugutom. Ngunit dinidma lamang ni James ang kanyang sinabi, diretso na lumakad paalis. Sina din naman daw ay halos hindi malapitan. Kaya sabi ng concert producer, may attitude talaga sila. Kasama noon ng love team ang dance group na G-Force, kung saan ang mga miyembro nito ay nagpakita ng respeto sa concert producer. Kaya naman nasabi sa ibang artikulo na masyadong mapagmataas ang Jardin dahil ultimo ang concert producer ay kaya nilang didmahin at hindi pasalamatan. Number 2, Alex Gonzaga. Lumabas ang issue noon na siya ay natanggal sa dalawang programa dahil sa kanyang attitude problem. Hindi umano makasundo ng staff sa The Voice Kids at Inday Bote si Alex Gonzaga. Nang siya ay tanungin tungkol dito, sinabi niya na ayaw niya na lang depensahan ng kanyang sarili dahil lalabas lamang na siya ay magiging defensive at hindi na niya kailangan pang magpaliwanag. Maging sa social media ay tinatanong siya ng mga fans kung bakit ito nai-issue na may bad attitude. Number 1, Coco Martin. Napabalita noon na dalawang direktor na ang umalis sa Ang Probinsyano nang dahil kay Coco Martin. Hindi umano makasundo ni Coco Martin ang dalawang direktor. Palagi daw kumukontra si Coco sa mga fight scenes. Hindi daw nagugustuhan ni Cardo Dalisay ang nagaganap sa set ay bigla na lang daw siyang umaalis. Bukod pa rito ay pinagmumulta niya ng 10,000 ang mga kasamahan niya sa shooting kapag sila ay may nagagawang violations. Ito ay dala ng kanyang pagiging strictong direktor. Bawal malate kahit 5 minutes lang. Kapag late ay magpipenalty at papakainin ang buong set. Ito ay dahil seryoso ang aktor-direktor sa kanyang trabaho at hindi daw pwede ang laro-laro lang. Napabalita pa noon na si Coco Martin ay nagbubuhos ng tubig sa mga staff ng Ang Probinsyano at nananakit paumano ang aktor at nag-aabot na lamang ng pera sa mga taong nasasaktan nito. Pinabulaan na naman ito ng kampo ni Coco Martin at sinasabing na walang katotohanan ang lahat ng mga akusasyon kay Coco Martin.